dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories. May mga lugar na sadyang pinamamahayan ng mga negatibong enerhiya dahil sa mga hindi magagandang nangyari dito. Madalas ito nangyayari sa isang lugar na hindi natin inaasahan. Isang lugar na kung titignan ay maganda, ngunit puno po pala ng kababalaghan. Paano kung isang lugar na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ay siya rin palang magdadala sa iyo ng katatakutan? Dear Papa Dudut, gusto ko munang mag-thank you if ever na mababasa mo sa programa mo ang sulat kong ito. Tawagin mo na lamang ako sa pangalan na Jean. Itong isishare ko sa inyo ay nangyari many years ago na. High school pa ako nito. Hindi ko ito makakalimutan dahil doon ako unang naka-experience ng isang experience na akala ko ay sa kwento ko lamang mapapakinggan at sa mga movies ko lamang makikita. Dalawa lamang kaming magkapatid at masasabi ko na hindi ako ang favorite na anak dahil sa ako ang panganay. Akala kasi ng mama at papa ko ay hindi na ako masusundan kasi nahirapan na silang makabuo after kong ipanganak. 11 years old na ako nang masundan ako ng kapatid kong lalaki. Kaya feeling ko before ay sa kapatid ko na nabuhos ang lahat ng atensyon ng mga magulang ko. Nang mag-high school ako ay doon na ako nagkaroon ng maraming kaibigan. Aaminin ko na sa mga friends ko hinanap ang atensyon na hindi ko makuha sa bahay. Naging attention seeker ako sa madaling salita at gusto ko ay kasama ko lagi ang mga kaibigan ko. Kahit pa weekends at walang pasok sa school. Second year high school ako nang lumipat kami ng bahay sa isang probinsya sa bandang Southern Tagalog. Hindi ko na lamang babanggitin ang exact place, Papa Dudut. Nalipat kasi ng trabaho ang papa ko at matatagalan siya roon. Taon ang bibilangin at may possibility na doon na talaga magtrabaho si papa. May palibreng bahay ang company niya habang doon siya nakadestino. Kaya sumama na kaming lahat sa kanya. Gusto rin kasi ni mama na magkakasama kaming lahat. Nalungkot ako kasi malalayo ako sa mga kaibigan ko. Malilipat ako sa ibang school pero wala naman akong choice, Papa Dudut. Hindi pwedeng magpaiwan ako kasi wala akong kasama sa bahay. Saka papaupahan na kasi nila mama yung bahay na iiwan namin kasi ayaw nilang ibenta. Sayang daw kasi. Medyo nahirapan ako mag-adjust sa bago kong school. Malayo yon sa dati kong school kasi sobrang probinsya ang atake ng lugar na yon, Papa Dudut. Kung meron man akong nagustuhan sa lugar na yon, ay ang ganda nun. Malapit ang dagat, tatawid lang ng highway tapos dagat na. May mga bundok, medyo nanibago ako pero nagustuhan ko rin at wala akong choice kundi ang masanay sa bago naming buhay. Buong second year high school ay wala akong masyadong kaibigan. May mga nakakausap ako na mga kaklasiko pero hindi ko sila masabi na kaibigan ko talaga. Noong nag third year high school na ako ay doon na ako nagkaroon ng mga friends. Bali napahiwalay kasi ako sa karamihan ng mga kaklasiko noong third year. Napunta ako sa lower section dahil siguro sa hindi ako masyadong matalino at nagpe-perform ng maayos sa klase. Pero nalipat man ako sa lower section ay doon ko naman nakilala sina Donna at Maya. Silang unang kumausap sa akin nang mapunta ako sa section na yon at doon ako nagsimulang sumama sa kanila palagi. Kahit na isang taon na ako sa lugar na yon ay hindi ko pa yon na-explore. Kapag walang pasok ay nasa bahay lamang ako o kaya ay nagpupunta. Kasama sina mama sa bayan para mamasyal. Si Papa naman ay sa gabi lang namin nakakasama kasi simula umaga ay nagtatrabaho na siya. Wala rin akong kaibigan sa first year namin kaya naman tinamad din akong lumabas. May ilang beses kaming nag-swimming sa dagat pero hindi ako masyadong nag-i-enjoy kasi sina mama at kapatid ko ang kasama ko. Pero nag-iba ang lahat nang maging kaibigan ko na sina Donna at Maya, Papa Dudut. Isinama kasi nila ako sa kung saan-saan.
Namamasyal kami sa bayan kapag walang pasok sa eskwelahan. Sila rin ang kasama ko kapag tumatambay kami sa dagat at nagsiswimming. Kahit paano ay nahanap ko sa kanila yung atensyon na hindi ko nakukuha sa mga magulang ko ng time na yon. Kasi masyado silang nakatutok sa bunso kong kapatid. Hindi kasi ako yung klase ng taon na ino-open kung ano ang nararamdaman. Kaya hindi ko yon sinasabi kina mama at papa na meron akong tampo sa kanila. Ipinapakita ko na okay lang ang lahat sa akin kahit yung bunso kong kapatid ang palagi nilang nabibigyan ng atensyon. Saka thankful na rin ako na pinag-aaral nila ako at ibinibigay ang mga ibang bagay na gusto ko. Saka okay naman ako dahil may mga newfound friends na ako ng panahon na yon. May isang beses na nasa dagat kami ng mga kaibigan ko umaga noon. Naglalakad-lakad lamang kami. Meron pala doong maliit na pier o pantalan na nakikita ko na may mga dumadaong na malalaking bangka na sa pagkakaalam ko ay nagdadala ng mga isda sa lugar na yon. Tapos meron din na lighthouse na hindi ko pa napupuntahan. Medyo malayo kasi yung pier sa lugar kung saan kami nagsiswimming papadudot. Sinabi sa akin ni Donna na pwede kaming manghingi ng isda sa mga manging isda. Sa mga dumadaong na malalaking bangka kaya ng umagang yon, ay inaya nila ako na magpunta sa pier. Sumama ako sa kanila, hindi dahil sa libreng isda kundi para mapuntahan ko na rin ang pier, Papa Dudut. Pagdating namin sa pier, ay nakahingi kami ng isda sa dalawang bangka na naroon. Tuwang-tuwa ako kasi may maiuwi akong pang-ulam sa amin. Hindi ko kasi akalain na pwede pala yon kasi doon sa dating lugar na tinitirhan namin ay hindi ka makakakuha ng libreng isda at halos lahat ay dapat nabayaran. Nang makita ko ng malapitan yung lighthouse ay nalaman ko na hindi pala yon sobrang taas kagaya ng akala ko noong nakikita ko yon sa malayo. Ang ganda din noon. Tinanong ko sina Donna at Maya kung pwede bang umakyat doon. Pwede naman daw pero takot daw sila sa heights kaya hindi sila umakyat doon, Papa Dudut. Kahit sandali lang, titingnan lang natin ang view sa itaas. Pilit ko sa kanilang dalawa. Wag na, may kwento kasi na merong multo sa parola. Baka mamaya ay may magpakita pa sa iyo dyan, ang sabi pa ni Maya. Hindi naman totoo ang multo eh. Naku, nagdadahilan lang kayo kasi takot kayo sa mataas, ang sabi ko. Hindi ko na pinilit pa sina Donna na umakyat kami sa lighthouse. Ayoko rin kasi na ako lang mag-isa. Kaya naisip ko na aakyat din kaming tatlo doon kapag napilit ko silang dalawa. Nang umuwi ako ay natuwa naman sina mama sa mga dalakong isda. Sinabi ko kung saan yon galing at ang sabi niya ay namimigay ng araw ng isda ang ibang manging isda sa pier tuwing umaga. Maganda raw yon kasi sariwa pa pero pinag-ingat niya ako. Kapag daw may hindi magandang hihingin na kapalit ang mga manging isda ay huwag na huwag akong papayag. Pero sinabi ko na mababait naman yung mga manging isda na nagbigay sa amin ng libreng isda. At wala silang hiningi na kapalit na kahit na ano, Papa Dudut. Simula nang makita ko yung lighthouse ay nagkaroon ako ng kagustuhan na maakyat yon. Kaya nang isang araw na wala akong pasok sa school ay nagpunta ako sa pier. Ang sabi ko kahit mag-isa ako ay aakyat ako doon. Total ay ayaw naman ni Donna at Maya ay kahit ako na lang mag-isa. Nakabukas naman ang pinto noon sa ibaba kaya inisip ko na bukas talaga yon sa kahit na sinong gustong umakyat. Papasok na sana ako nang may tumawag sa akin. Ineng, anong gagawin mo dyan? Tanong ng isang may edad na lalaki. Akyat po, bakit po? Bawal po ba? Tanong ko naman. Hindi naman, ikaw lang mag-isa? Tanong ng lalaki. Opo, ako lang po, sagot ko. Mag-iingat ka ha? Hindi mo ba alam na merong mga nagmumulto dyan? Baka magpakita sila sa'yo, ang sabi ng lalaki. Okay lang po, umaga naman po kaya walang multo. Medyo pabiro kong sagot at umakyat na ako. Ang naisip ko ay tinatakot lamang ako ng lalaki na yon. Hindi ko alam kung ano ba siya doon. Gawa pala sa bakal yung hagdanan sa loob ng lighthouse. Mukhang matibay naman pero maingay kapag tumatapak sa mga baitang dahil siguro sa luma na yon. May kapitan naman yon na bakal din sa gilid.
Nilalagpasan ko yung mga baitang nabutas at sobra na ang kalawang. Baka kasi maaksidente pa ako. Mas natakot pa nga ako na maaksidente kesa sa makakita ng multo. Kasi sigurado ako na hindi ako makakakita ng multo doon kasi hindi ako naniniwala sa ganon, Papa Dudut. Saka kung totoo man ang mga multo ay hindi naman siguro sila magpapakita sa akin sa ganong oras na umaga. Safe naman akong nakakyat sa itaas. Dahil sa hindi ako takot sa heights ay na-enjoy ko ang itaas ng lighthouse, Papa Dudut. Kahit na hindi yon sobrang taas ay kitang-kita ko pa rin ang halos buong lugar sa ibaba. Lalo na ang malawak na dagat. May bakal na harang sa itaas na hanggang dibdib ko kaya hindi ako natatakot na mahulog doon. Tapos ang lakas pa ng hangin kaya kahit matindi ang sikat ng araw ay presko pa rin. Nagustuhan ko ang itaas ng parola at alam ko na mauulit pa ang pag-akyat ko roon, Papa Dudut. Buwaba na rin ako makalipas ang ilang minuto. Wala kong naramdaman na kakaiba sa unang beses na pag-akyat ko doon. Kaya mas lalo akong nakumbinse na walang multo doon. Baka panakot lamang yon para walang masyadong umakyat sa lighthouse. Nang pumasok na ako sa school ay sinabi ko kina Donna at Maya na umakyat ako sa lighthouse. Wala namang multo doon, saka hindi siya ganung kataas kaya next time ay sumama na kayo sa akin. Dapat inilalabanan ninyo ang fear of height ninyo, pangingganyo ko sa mga kaibigan ko. Talagang umakyat ka roon ng mag-isa, Jean? Grabe ka! Ang tapang mo, ang sabi pa ni Maya. Kayo lang naman ang matatakutin. Saka safe naman sa itaas kasi may mga harang. Tinalo ko pa kayo. Kayo ang taga rito pero kayo ang takot umakyat doon. Ang nakatawa ko pang sabi. Kasi nga alam namin ang mga nakakatakot na kwento sa parola na yon, ang sabi pa ni Donna. Tinanong ko sila kung ano ba ang sinasabi nilang kwento tungkol sa parola. Ang sabi ni Donna at Maya, noong ginagawa daw ang parola ay meron daw isang trabahador na naaksidente doon. Pero may nakapagsabi raw na hindi raw aksidente ang nangyari kasi sinadya daw na patayin yung trabahador para mailagay yung dugo sa simentong ginagamit sa pagtayo ng ibabang bahagi ng parola para raw maging matibay yung lighthouse. Kaya kahit sobrang tagal na raw ng parola at ilang malalakas na bagyo na, ang dumating sa lugar na yon ay hindi man lang nagkakaroon ng damage o sira ang parola. Medyo tinawanan ko pa nga ang kwento nilang yon kasi ang sabi ko ay ang alam ko ay sa tulay lamang ginagawa yung nagbubuhos ng dugo saka sa pagkakaalam ko ay dugo ng batang ginagamit. Pero iginit ni Donna na yun daw talaga ang nangyari noong itinayo ang lighthouse. Kaya raw kung minsan ay nagpaparamdam yung kaluluwa ng trabahador na yon. May ilan daw nakakarinig ng lalaking sumisigaw at umiiyak lalo na kapag gabi. Gabi raw kasi nangyari yon para raw walang makakitang tao. Sa totoo lang kung iisipin ko na totoo ang nangyari yon ay nakakatakot talaga. Napaka-brutal kasi ng ginawa sa lalaki na yon. Pero dahil sa hindi naman personal na nakita ng mga kaibigan ko ang pangyayari sa mga kwento nila. At kwento lang din naman yon ng mga matatanda ay medyo nagkaroon ako ng duda kung may katotohanan ba ang kwento na yon. Ayoko kasing maniwala tapos ay tatakutin ko lang din ang sarili ko. May isa pa palang kwento sina Donna at Maya tungkol sa lighthouse. Dati raw ay meron nagpatiwakal na babae doon, Papa Dudut. Pero hindi pa rin ako naniwala kasi kinuwento lang din sa kanila at hindi pa sila pinapanganak noong nangyari yon. Nabuntis daw yung babae at tinakbuhan ng nakabuntis dito. Sa takot daw ng babae na magalit ang mga magulang nito at maging laman ng usap-usapan ng mga tao ay mas pinili nitong wakasan ang sarili niyang buhay. Umakyat daw ito sa parola at tumalon. Simula raw noon ay may mga nagsasabi na meron silang nakikita na babaeng nakatayo sa itaas ng parola tuwing gabi o kaya ay sa madaling araw. Hindi ba kapag namamatay ang isang tao yung umaakyat na sa langit ang kaluluwa? Baka naman namamalikmata lamang yung mga nakakakita sa sinasabi nilang multo, ang sabi ko. Hindi lahat ng kaluluwa ay ganun. Kapag kasi hindi maganda ang cause of death o kaya masyadong negative yung emotion nila, nang namatay ay hindi agad sila umaalis. Para bang may unfinished business pa sila dito? Paliwanag pa ni Donna. Sa kabila ng mga kwentong narinig ko ay hindi ako napigilan noon na magpunta at umakyat sa lighthouse, Papa Dudut.
Para sa akin ay wala akong dapat na ikatakot lalo na at nakapagbibigay ng kakaibang relaxation and peace of mind sa akin kapag nasa itaas ako ng lighthouse. Ang tahimik doon, malakas ang hangin at sobrang payapa pa. Nakakapag-isip ako ng maayos, nakakapagmuni-muni ako. Ilang beses pa akong umakyat sa parola nang walang nangyayaring masama sa akin. Umakyat lang naman ako roon kapag maliwanag pa. Minsan umaga, minsan ay sa hapon. Hindi ako nagpapaabot doon ng dilim kasi madilim kapag bababa na. Baka magkamali ako ng tapak at ang matapakan ko ay isang baitang nakalawangin na. Isang umaga pagkatapos naming mag-almusal ay nagpaalam ako kay mama na pupunta ako sa dagat para maglakad-lakad. Pero ang totoo ay pupunta ako sa lighthouse. Talagang naging paboritong tambayan ko na yon, Papa Dudut. Bumili rin muna ako ng chicherya para meron akong makakain kahit papaano sa itaas. Pag-akyat ko ay nakaupo lamang ako sa gilid habang nakalaylay ang mga paa ko. Hindi kasi ako malulain kaya kayang-kaya kong gawin yon. Habang nasa ganun akong posisyon, ay may narinig akong umakyat. Hindi ko naman yon binigyan ng pansin kasi alam ko na hindi lang ako ang pwedeng umakyat doon, kahit sino naman ay pupwede. Palakas ng palakas yung tunog ng umaakyat. Maingay kasi talaga kapag tinatapakan ang mga baitang ng hagdan doon. Hanggang sa pakiramdam ko ay malapit na yung umakyat. Lumingon na ako at hinintay ko kung sino ang papasok pero lumipas ang ilang minuto ay wala akong nakitang dumating na tao. Tumayo ako at sumilip sa pinto na papasok sa itaas pero wala talaga akong nakitang tao, Papa Dudut. Nang bumalik ako sa pagkakaupo ay bigla akong kinilabutan. Nagtaasa ng balahibo ko sa braso, pati na sa bato ko. Yung parang may sobrang lamig na hangin na yumakap sa akin. Ganon ang pakiramdam ko ng sandaling yon. Hanggang sa nakita ko sina Don at Maya sa ibaba. Tinatawag nila ako at kinakawayan. Sumenyas pa sila na buwaba ako pero sinisigawan ko sila na umakyat sila kung gusto nila. Maya-maya ngay umakyat na silang dalawa pero hindi sila makaupo sa gilid. Nakasandalang malapit sa may pinto at hindi man lang nila kayang magpunta sa gilid kahit safe naman. Biniro ko pa sila na mga duwag sila at kung uupo sila sa tabi ko ay bibigyan ko sila ng chicherya na kinakain ko. Nakumbinsi ko naman sila na umupo sa gilid ko. Pakiramdam daw nila ay kinikiliti ang mga paa nila kaya umalis na rin sila. Alam ninyo, sinasayang ninyo ang chance na makakita ng ganito kagandang view. Sabi ko sa mga kaibigan ko. Nakakatakot kaya rito, baka mamaya itulak tayo ng multo ng babaeng tumalon dito, no? Sambit pa ni Maya. May harang naman kaya hindi kayo mahuhulog. Saka umagang umaga, natatakot kayo sa multo, ang tawa ko pa. Sinabi ko kina Donna at Maya na dapat ay i-conquer nila ang kanilang takot sa matataas na lugar. Kaya doon muna kami tatambay sa itaas ng parola. Ang sabi ko pa kung multo naman ang kinakatakutan nila ay wala silang dapat na ikatakot kasi ilang beses na akong umakyat. Pero walang multo na nagpapakita sa akin doon. Teka, kayo ba yung umakyat kanina tapos hindi tumuloy? Waba siguro kayo kasi natakot kayo, no? Tanong ko. Ha? Kanina lang kami umakyat nung nakita ka namin. Ang sabi pa ni Maya. Nako, gino-joke time ninyo ako. Narinig ko na umakyat kayo. Hindi ako pwedeng magkamali, no? Git ko. Promise, seryoso. Ngayon pa lang kami umakyat. Hindi kaya multo yung narinig mong umakyat kanina, Jean? Ang natatakot na wika pa ni Maya. Sige, takutin mo pa ang sarili mo. Wika ko. At doon na nga nagkatakutan sina Maya at Donna, Papa Dudut. Hanggang sa nag-decide sila na buwaba na, iba na raw kasi ang pakiramdam nila. Baka raw nagpaparamdam na sa akin yung isa sa dalawang multo na naroon sa parola. Tinawanan ko sila kasi ang seryoso nila. Kahit ayaw ko pa sanang buwaba ay sumama na ako sa pagbaba sa kanila at naligo na lamang kami sa may dagat. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit natatakot ang mga kaibigan ko sa isang kwento na walang kasiguraduhan. Kung totoo nga ba o hindi. Para kasi sa akin ay walang dapat na ikatakot sa lighthouse na yon. Maliban na lamang siguro sa risk na pwede kang maaksidente sa pag-akyat. Dahil
hula ko ay may mga baitang sa hagdana na kapag natapakan ay bibigay na. Pero kung usapang multo ay wala talagang dapat na ikatakot doon. Yun ang nasa isipan ko ng mga panahon na yon, nang hindi pa ako nakaka-experience ng kababalaghan sa parola. Lumipas pa mga buwan nang mag-birthday ang kapatid kong bunso ay ipinaghanda siya ni na mama at papa. Nagkaroon ng children's party sa bahay. May pa-clown pa nga, naging excited ako kasi magkabuwan kami ng birthday ng kapatid ko. Nauna lang siya sa akin ng 5 araw. Siyempre dahil sa pinaghandaan ng birthday ng bunso namin ay nag-expect ako na ganun din ang mangyayari sa birthday ko, Papa Dudut. Pero na-disappoint lamang ako. Nang isang araw before ang birthday ko ay tinanong ko si na mama at papa kung meron ba akong handa. Ang sabi nila ay baka kakain na lamang kami sa labas sa may bayan. Naubos na raw kasi ang pera nila dahil sa birthday ng bunso kong kapatid. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob para maglabas ng sama ng loob. Para naman pong hindi ninyo ako anak eh. Buti pa yung kapatid ko pinagparty ninyo. Ako kakain lang sa labas. Himot ako. Jean, hindi ka ba marunong makaintindi? Wala tayong budget para maghanda kagaya ng birthday ng kapatid mo. Saka nung ganong edad mo rin naman ay pinaghandaan ka namin ng ganon, ang sabi pa ni mama. Kahit na palibasa, paborito niyo po siya. Nagtatampo kong wika. Wala kaming paborito sa inyo ng kapatid mo. Mas kailangan lang niya ng atensyon kasi bata pa siya, paliwanag ni Papa. Hindi na lamang ako nagsalita pagkatapos na sabihin niyo ni Papa. Ngayon ay nagets ko na ang point nila pero dahil sa medyo bata pa ako ng time na yon ay iba pa ang iniisip ko. Ang paniniwala ko talaga ay mas paborito nila ang bunso kong kapatid kesa sa akin, Papa Dudut. Dinibdib ko ng sobra ang bagay na yon. At hanggang sa mismong araw ng birthday ko ay nagtatampo pa rin ako. Bago ko umalis ng bahay ay sinabi sa akin ni mama na pag-uwi ko ng hapon ay pupunta kami sa bayan para kumain at i-celebrate ang birthday ko. Nag-oo na lamang ako kahit ang plano ko ay huwag sumama sa kanila kasi hindi nila naibigay yung kagayang celebration ng birthday ng bunso kong kapatid. Ang naisip ko ay ipakita at iparamdam sa kanila na nagtatampo ako at aware ako na meron silang favoritism. Pagdating sa school ay tinanong ako ni na Donna at Maya kung may handa ba ako. Baka raw may pakain sa bahay after ng school pero ang sabi ko ay wala. Inilibre ko na lamang silang dalawa ng spaghetti noong mag-recess na kami, Papa Dudut. Nang uwian na kami noong hapon ay sinabi ko kina Donna at Maya na mauna na sila sa pag-uwi kasi meron pa akong gagawin sa library. Kahit wala naman talaga. Pinauna ko lang sila na makauwi para makapunta ako sa parola. Mag-isa ako nagpunta sa parola para mag-emote-emote. Ayaw ko kasi talagang umuwi kaagad sa bahay namin kasi yon yung way ko ng pagre-rebelde, yung way ko ng pagsasabi sa kanila na nagtatampo ako. Para malaman nina mama at papa na ayoko nang basta na lamang nila akong ikain sa labas sa birthday ko. Ganon talaga ako nung bata pa ako. Masyado nga siguro akong mababaw. Alas 6 na siguro ng gabi nang makarating ako sa lighthouse. Medyo padilim na kasi noon habang umaakyat ako ay hindi ko naisip yung mga kwento na merong nagmumulto roon. Mas nangibabaw kasi sa akin ang tampo ko. Pagdating sa itaas ay natatandaan kong madilim na noon, Papa Dudut. Umupo lamang ako sa gilid habang nakatingin sa dagat habang ako ay nag-iisip. Basta super emote ako noon at feeling ko ay sobra akong kawawa. Naisip ko rin na sa oras na yon ay nagtataka na si na mama at papa kung bakit hindi pa ako umuwi sa bahay. Siyempre nag-yes ako na uuwi ako kasi kakain kami sa bayan. Kaya ina-expect nila na uuwi ako kagad. Pero ibang ginawa ko. Yun din ang reason kung bakit hindi ako sumabay sa pag-uwi ni na Donna at Maya kasi sigurado ako. Natatanungin nila mama ang mga kaibigan ko na yon. At least kampante ako na hindi alam ni na Donna kung nasaan ako. Ang gusto ko kasi yung mamuti ang mga mata nila ng mga magulang ko sa paghahanap sa akin. Hindi rin kasi nila alam na tambayan ko ang lighthouse na yon, Papa Dudut.
Kahit na nilalamig na ako sa itaas ay hindi pa rin ako umalis doon. Hindi ko nga rin alam kung bakit ako tumagal ng halos isang oras sa itaas kasi mainipin din ako ng very light papadudot. Habang nandun ako sa itaas ay may narinig na naman ako na umaakyat sa hagdanan pero sa pagkakataon na yon ay mahina lang. Yung parang ingat na ingat kung sino man ang umaakyat. Naisip ko na dapat lang talaga na mag-ingat siya kasi madilim na. Baka sumala siya sa pagkakaapak at maaksidente pa siya. Pero nang pakiramdam ko ay malapit na sa itaas yung umaakyat ay nawala na yung ingay na naririnig ko. Nagtaka ko kasi ina-expect ko na meron taong umaakyat pero wala naman pala. Tumayo na naman ako para i-check yung hagdanan pero dahil sa madilim na ay wala akong makita masyado. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon. At inisip ko na guni-guni ko lamang o baka naman ay hindi talaga yon tunog ng hagdanan. Wala pa rin akong takot na nararamdaman ng sandaling yon kaya bumalik pa rin ako sa pagkakaupo sa may gilid at tumingin na naman sa malayo. Nagulat na lamang ako nang may biglang tumawag sa pangalan ko sa ibaba at nang tumingin ako roon ay naanigan ko sina Donna at Maya. Sinisigawan nila ako na bumaba na. Nagkaroon ako ng hinala na tinanong na nina mama ang mga kaibigan ko kung nasaan ako. Nakalimutan ko na alam nga pala nina Donna na sa lighthouse ang paborito kong tambayan. Buwaba na rin ako kasi medyo hindi ko na kinaya ang lamig. Pagkababa ko ay nalaman ko na tamang hinala ko. Nagpatulong pala si mama sa kanilang dalawa. Nahanapin ako kasi alas 7 na ng gabi ay hindi pa ako umuwi. Pinauwi ako ni Donna dahil nag-aalala na raw ang mama ko at papa ko sa akin. Ayaw ko pa sana pero tinakot ako ni Donna na isusumbong niya ako kay mama na nasa parola ko. Napansin ko na si Donna lamang ang nagsasalita ng oras na yon. Si Maya ay tahimik lang at parang takot na hindi ko maintindihan. Dahil sa takot ko na malaman ni mama na mahilig akong tumambay sa parola at pagbawalan nila akong magpunta roon. Kasi delikado ay sumama na ako sa mga kaibigan ko pa uwi. Sa paglalakad namin ay napansin ko pa rin ang pananahimik ni Maya at parang may kung anong gumugulo sa isipan niya, Papa Dudut. Yung parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawang sabihin. Hoy Maya, okay ka lang ba? Ang tahimik mo kanina pa. Hindi na ako nakatiis at sinita ko na siya. Donna, wala ka bang nakita kanina sa parola? Tanong ni Maya sa seryosong tono. Malamang may makikita ako kasi hindi ako bulag, sagot pa ni Donna. Seryoso ako, nung tingnan natin si Jean sa itaas habang nasa ibaba tayo ay wala ka bang nakitang kakaiba? Ang sabi pa ni Maya. E ano ba kasing nakita mo? Ayaw mo pa kaming diretsuhin, ang turan pa ni Donna. Nung tingnan ko kasi si Jean sa itaas ng parola, may nakita akong babae na nasa tabi niya. Nakasuot siya ng puting damit na mahaba. Umaalon pa nga sa hangin yung buhok niya. Hindi ko na nga lang nakita yung mukha niya kasi medyo madilim na. May takot na turan pa ni Maya. Hay nako, pinagtutulungan niyo na naman ako na takutin oh, para hindi na ako pumunta sa lighthouse. Hindi yan uubra sa akin kasi hindi ako naniniwala na may multo doon. Ang natatawa ko pang sabi. Iginit ni Maya na nagsasabi siya ng totoo at hindi sila nag-usap ni Donna para lamang takutin ako. Sigurado raw siya na nakita niya at nakatayo lang daw doon yung babae tapos nang nakababa na ako ay biglang nawala. Sinabi ko na paano yon mangyayari eh mag-isa lamang ako sa itaas ng lighthouse. Wala akong kasama kung ganun daw ay baka raw yun yung babaeng nagpatiwakal doon, Papa Dudut. Sinabihan nila ako na huwag na akong akyat sa parola kasi meron daw kwento na naghahanap ng kadamay ang kaluluwa ng babaeng yun. Baka raw kapag nasa itaas ako ay itulak ako ng babae para meron na itong kasama sa parola. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Maya dahil lang nasa isipan ko ay paraan lamang nila yon. Para takutin ako at huwag nang magpunta sa parola. Nang makauwi ako sa bahay ay inasahan ko na mapapagalitan ako pero hindi yun nangyari. Sinalubong ako ni mama at papa na nag-aalala kasi akala raw nila ay kung ano na ang nangyari sa akin.
Saan ka ba nagpunta, Jean? Hindi ba at lalabasan na tayo ngayong gabi? Tanong pa ni Mama. Sa tabi-tabi lang po. Sorry po kung pinag-worry ko kayo. Pero wag na po kayong mag-alala. Wag na tayong lumabas kasi gabi na. Okay lang kahit na hindi po natin i-celebrate ang birthday ko. Malamig na tugon ko. Talagang nang sandaling yon ay meron pa rin akong tampo sa mga magulang ko, Papa Dudut. Tahimik lamang ako nang nagdi-dinner na kami. Magsasalita lang ako kapag tinatanong nila ako at sobrang tipid ng mga sagot ko sa kanila. Nang gabing yon ay dinalaw ako ng isang kakaibang panaginip. Umakyat daw ako sa lighthouse isang gabi. Pero kahit gabi na sa panaginip ko ay maliwanag sa parola. Pagdating ko sa itaas ay merong isang napakagandang babae na tinawag ang pangalan ko. Pinapalapit niya ako sa kanya at sinabi niya na meron siyang hinihintay doon. Pero ilang araw na siyang naghihintay ay hindi pa rin dumarating. Hindi ko alam kung papaano pero ang bilis ng switch ng eksena sa panaginip ko. Bigla na lamang akong inihulog ng babae sa parola. Sigaw ako ng sigaw habang nahuhulog ako. Sakto na bumagsak ang katawan ko sa ibaba ay nagising ako, Papa Dudut. Nang magising ako ay para talaga akong nahulog mula sa mataas na lugar. Ang sakit ng dibdib ko at medyo nahihirapan pa akong huminga. Wala akong takot na nararamdaman kahit pa ganoon kasama ang panaginip ko. Nasisiko pa ang mga kaibigan kong sina Maya at Donna kasi palagi nilang ikinikwento sa akin yung multo ng babae sa parola. Pati tuloy sa panaginip ko ay nadadala ko ang kwento nila na hindi ko pa pinapaniwalaan ng time na yon. Nagpatuloy pa rin ako sa pagpunta sa parola, Papa Dudut. Wala pa rin nakapigil sa akin kasi wala pang nangyayaring hindi maganda. Dahil sa mas na-appreciate ko ang lugar na yon, nung isang beses na pumunta ako roon ng gabi ay may mga pagkakataon na gabi akong nagpupunta doon. Mas tahimik, mas malamig at mas magandang view para sa akin. Kapag nandun kasi ako ay lalo na kapag gabi ay may kapayapaan akong nararamdaman. Hanggang sa mag-fourth year ako ay tumatambay pa rin ako sa lighthouse. Hindi na ako pinipigilan ni Donna at Maya kasi alam nila na hindi ako magpapapigil. Sa kapag pinagbabawalan nila ako ay sinasabi ko na maraming beses na ako nagpupunta roon. Pero walang masamang nangyayari sa akin at kahit na dulo ng buhok ng multo ay wala akong nakikita. Hindi ko na ikinuwento sa kanila yung ilang beses na may narinig akong umaakyat sa hagdanan ng parola. Tapos ay wala namang tao. Alam ko kasi nabibigyan nila yon ng ibang kahulugan. Pero may isang beses na nakita ko ang lalaki na unang kumausap sa akin nung umakyat ako sa lighthouse. Ang sabi niya ay mag-iingat ako kasi baka raw makatuwaan ako ng mga kaluluwa sa parola at kung ano ang gawin sa akin. Hindi ko pinansin ang babala niya kasi para sa akin ay wala naman akong dapat na ikatakot. Kaya lang kung akala ko na magiging okay na ang lahat at walang masamang mangyayari sa akin sa pag-akyat ko sa parola ay nagkamali ako, Papa Dudut. Dumating ang time na nagkaroon na naman ako ng tampo kina Mama at Papa. Medyo nauuso na kasi ng panahon na yon ng cellphone at ilang mga kaklase ko ang meron ng cellphone. May cellphone na rin kami noon pero para na yon sa lahat at isa lang ang meron kami. Nainggit ako sa mga kaklase kong may cellphone kaya nag-request ako kina Mama at Papa na baka pwede naman nila akong ibili ng sarili kong cellphone kasi matataas naman ang mga grades ko. Napunta na kasi ako noon sa first section at ang sabi ni Papa ay hindi niya ako mabibili kasi wala silang pera. Siyempre matampuhin ako kaya dinamdam ko ang sinabi niyang yon. Medyo nagrebelde ako at sinadya ko na umuwi palagi ng late sa bahay bilang sign ng pagdadabog ko. Papa Dudut na pagsabihan na rin ako nila Mama sa ugali kong yon pero hindi ko sila pinapansin. Ang gusto ko ay maramdaman nila na meron akong malaking tampo sa kanila dahil sa hindi pantay na trato nila sa amin ang kapatid ko. Hanggang sa nagkaroon ako ng secret boyfriend, isa sa pinagbabawal ng mga magulang ko ay magkaroon ako ng boyfriend kasi baka raw mabuntis ako ng maaga. Pero sinuway ko sila, nang may manligaw sa akin sa school ay sinagot ko yon, si Polo.
Kahit sina Donna at Maya ay hindi alam na meron akong boyfriend. Talagang naging magaling ako noon sa pagtatago. Ang naging tagpuan namin noon ni Polo ay ang lighthouse. Kapag gusto naming mag-usap ng kaming dalawa lamang ay doon kami nagpupunta at isang araw ay nagkaroon kami ng away ni Polo. Paano ay nagselos ako sa sinasabi niyang best friend niya na babae na kaklase niya. Panayang suyo sa akin ni Polo pero hindi ako nagpapasuyo kasi ang gusto ko noon ay huwag na siyang makipagkaibigan sa best friend niya. Sobrang toxic ko pala noon, Papa Dudut. Hanggang sa tumigil na si Polo sa pagsuyo sa akin dahil siguro sa hindi niya kayang gawin ang pinapagawa ko sa kanya. Nagbreak na kami at sobra akong nasaktan kasi first boyfriend ko siya. May isang beses na pumunta ako sa lighthouse ng gabi para umiyak. Hindi kasi ako makaiyak sa bahay kasi makikita o mapapakinggan ako ni na mama at papa. Sa itaas ako umiyak ng umiyak sa gitna ng pag-iyak ko. Ay narinig ko naman yung tunog na parang may umaakyat sa hagdanan. Tumigil ako sa pag-iyak kasi ang iniisip ko ay merong paakyat na tao. Nakakahiya kung may makakita sa akin na umiiyak doon. Tuloy lamang yung pagtunog ng hagdanan pero kagaya ng mga dating nangyari, nakagaya noon ay wala akong nakitang taong pumasok sa itaas. Hindi ko alam pero ibang naging pakiramdam ko ng oras na yon, Papa Dudut. Para bang mas mabigat at kinikilabutan ako. Nag-decide akong sumilip sa pinto at hindi kaagad ako nakagalaw sa nakita ko sa pagsilip ko na yon. May nakita kasi akong silhouette ng isang babae sa may gitnang parte ng hagdanan. Medyo madilim kaya hindi ko alam kung nakaharap o nakatalikod ba siya sa akin. Nakatayo lamang siya roon, Papa Dudut. Hanggang sa bigla na lamang siyang umakyat ng sobrang bilis palapit sa akin. Doon ako nakaramdam ng takot at kakaiba sa pag-akyat niya at hindi ko nakikita na humahakbang ang mga paa niya. Yung parang lumulutang lamang siya, Papa Dudut. Napasigaw ako at lumayo ako sa pinto at napaupo ako at hindi ko alam ang gagawin. Iyak ako ng iyak habang nanginginig ang buong katawan ko. Lumipas nga ang ilang minuto pero walang babaeng umakyat sa kinakaroonan ko. Naisip ko na kailangan ko nang umalis doon at nagkaroon ako ng hinala na baka yung kaluluwa ng babaeng nagpatiwakal sa parola ang nagpakita sa akin. Siguro nga ay totoo siya. Nang sumilip ulit ako at hindi ko na nakita yung babae ay doon ako tumakbo ng mabilis pababa. Mabuti at hindi ako naaksidente kahit na hindi naging maingat ang pagbaba ko. Safe akong nakauwi sa amin, Papa Dudut, pero namumutla ako. Nagtaka si Mama sa itsura ko at nang tinanong niya kung ano ang nangyari ay hindi ko sinabi sa kanya ang katotohanan kasi baka pagalitan niya ako. Ang sabi ko na lamang ay hinabol ako ng aso. Simula nang mangyari yon ay never na ako nagpunta sa lighthouse na yon, Papa Dudut. Natakot na talaga ako na baka makita ko ulit yung babae. Baka kung ano ang mangyari sa akin sa susunod. Nang nag-college na ako ay doon ko na rin natanggap na hindi nga siguro talaga ako ang paboritong anak pero hindi ibig sabihin ay hindi ako mahal ng mga magulang ko. Hindi rin naman sila nagkulang sa pagbibigay ng mga kailangan ko lalo na sa pag-aaral ko. Nakatapos ako ng college at nang magkaroon ako ng trabaho ay may naging kaibigan ako na nakakakita ng mga kaluluwa. Ikinuwento ko sa kanya ang naging experience ko sa lighthouse. Ang sabi niya sa akin ay baka na-attract ng negative emotion ko ang kaluluwa na nasa lighthouse. Kaya kahit na hindi bukas ang third eye ko ay nakita ko yung babae na yon. Until now kapag naaalala ko ang pangyayaring yon ay kinikilabutan pa rin ako. Sigurado kasi ako na multo at hindi tao ang babaeng nakita ko ng gabing yon. Kaya naging lesson na sa akin ang bagay na yon. Kapag ilang beses ka nang pinagsabihan na delikado ang isang lugar o bagay ay huwag mo nang pupuntahan o huwag mo nang gagawin. Totoo rin pala yung marirealize mo lang na mali talaga ang ginagawa mo kapag may nangyari na sa iyong hindi maganda. Sa huli mo na marirealize na dapat pala ay nakinig ka na lamang sa kanila, sa mga nakakatanda at sa mga magulang mo. Sincerely yours, Jean. Importante ang pagkakaroon ng pantay na pagtrato at pagtingin sa mga magulang sa kanilang mga anak.
Ito'y upang maiwasan ang inggitan at pagtatampo ng ibang mga anak na pakiramdam nila ay hindi sila masyadong nabibigyan ng atensyon. Maari kasi itong makaapekto sa kanilang paglaki at hanapin nila sa ibang atensyon at pagmamahal na hindi nila nararamdaman sa inyong tahanan. Sa mga anak naman na pakiramdam nila ay hindi sila paborito, maging open ka sa iyong mga magulang tungkol sa iyong nararamdaman. Huwag kang mahihiyang magsabi sa kanila dahil magulang mo sila. At dapat na maging bukas ang pangunawa ng mga magulang sa pakikinig sa kanilang mga anak. Ang bawat problema ay mas madaling mabibigyan ng solusyon kung open kayo sa isa't isa at meron kayong malawak na pangunawa sa nararamdaman ng bawat isa. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.